Ayan. Ayan. Sabi dito, ito 'yon eh, 'di ba? Yung labas ng ABS-CBN. Kampanya ng pag-asa. 70,000 Negrenses welcome Robredo. Okay? Sabi dito ha, 4 hectares ang paglaom. Ayun ko, how do you pronounce this? Paglaom sports complex. Ibig sabihin, 4 na hectares. Ah. Ang 2 hectare portion of 4 of yung 4 was partitioned for the construction. Ibig sabihin, yung 4 na 4 hectares ay yung 2 hectares doon ay ginagawa. Something like that. Okay? Pero napagkasya daw nila yung 70,000. Paglaom. Okay? Isipin nyo ha, sa 4 na hectares, napagkasya nila yung 70,000. Okay? Dito naman sa eto sa baba, ayan o, hindi ko mabasa ng bulag na, pagbatanda na. On the time of 7:30 p.m. November 28, the date that attended, lights, ayan, and the crowd, ayan o, 50,000 armies. Ibig sabihin yun o ng army, BTS ha? Okay. 50,000 daw ang armies. BTS yun, yun ang tawag nila sa followers nila, armies. Okay? Eh, 50,000. Pero yung hectares nung SoFi Stadium, 120. So, sabi ko nga, di ba, parang doon pa lang pinapakita na kalokohan na yung 120 na hectares nakapuno lang ng 50,000. Pero yung 4 na hectares na hinati pa nga, eh nakapuno daw ng 70,000. Doon pa lang, kitang-kita mo na, di ba? Kitang-kita mo na medyo, uy, may karga ang ABS-CBN. Oh. Di ba? Ibig sabihin, saan ano yun, nakapatong? Kasi sa 120, 50,000 lang nagkasya. Ano yun? Paano sila tumayo dyan? Nagkapatong-patong, may meron pa dito, tapos may paa sa taas, tatlong baitang, tatlong level. Ano ito? Di ba? So, dyan pa lang, sabi ko, mukhang merong karga. At nasundan pa ito, nag-post ng isa pang online news. May mga ganito. Hindi lang o ABS-CBN nagsabi nito, may isang online news at isang diary ho nagsabi ho nito. Okay? Sa loob-loob ko, bakit nila mukhang pinapadami? Hindi natin alam kung one, pwedeng ang kanilang kwento ay para sabihin na pagka natalo si Robredo, palalabasin nilang may daya. Di ba? Yan ang alam mo naman ng sa Pilipinas, pag natatalo, laging dinadaya. Di ba? So baka yun ang palabasin nila or magasik ng lagim. Hindi ko sinasabing si Robredo ah. Hindi ko sinasabi yung team niya. Pero since, remember, according to the president, nahaluan na ho sila ng mga makakaliwa. Baka pagka nanalo ang isang kandidato, palabasin nila na dinaya at mag-revolt. Kuno at gamitin ang mga armadong kakampi nila. Hindi din ho natin alam, di ba? Ito pa ang isang patunay na feeling ko kung bakit mukhang kinakargahan. Okay? Kanina, nagte-trending sa Twitter yung Cotobato at saka yung basilan ni Leni Robredo. So, chinek ko lahat ng pictures. Okay? Ito yung mga pictures. Ipapakita ko lang sa inyo. Oh. Ito po. Pinapakita kanina. Ito yung unang mga makikita mo. Yan. Ang dami, di ba? Oh. Parang madaming tignan yan. Pero yan na yan. Nagigets ninyo? Sa loob-loob ko nga, mukhang madami kasi naka-tight. Ibig sabihin nun ng tight shot, pag gamit mo yung lente na tight, ito lang talaga yan. Wala nang kasunod dyan dito. Ano na meron dito? Mga nagbebenta na dito sa gilid. Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin. Normal na mapuno yung sarapan. Diyan sa harapan na yan, wala pa sigurong, sabihin na natin, 1,000. Oh. 1,000, kunwari, 1,000. Pero ang sinasabi nila sa mainstream media at saka sa social media,
kesyo na puno daw ng pink ang basilan at saka kotobato. Okay. Eto, papakita ko lang sa inyo yung mga iba pang picture na discover natin, na nakita natin nung pinost nila. Pagdating pa lang, oh, di ba nakita nyo naman yung video ng pagdating ni Yorme sa Mindanao? Nakita nyo yun? Oh, doon pa lang, kitang-kita nyo na na grabe ho ang salubong sa kanya ng mga taga Mindanao. Oh, eto naman yung bago magsimula. Ayan, oh. Nakita nyo, yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung sarap, pag i-angle mo yung camera dun sa taas, tapos ita-tight shot mo lang, mukha madami yan. Pero ito na yung likod. Nagigets yun? Ito na ho yung likod. Oh. Tapos, ito yung una, papakita ko lang yung mga, kasi may mga nagpo-pose eh. Di, siyempre, hindi nila mapigilan. Oh. Nabubuking tuloy yung kanilang ano. Ayan, oh. Kita nyo? Di ba? Isipin nyo, punong-puno yung nasa likod nila. Tight shot. Pero yung dito, nakaka-picture na sila. Kasi kung punuan yan, hindi ka na makaka-picture. Oh. Ito ulit. Tight shot. Nung dumating na si Robredo, ito na picturean. Oh. Parang ang daming tao, no? Oh, daming tao, siksikan. Oh. Mapapansin mo pa lang, ito pa lang ha, dito pa lang mapapansin mo, nakita mo yung si Yorme, di ba, sa Mindanao. Yung stage pa lang, sobrang laki na. Ah, dito ang sikip ng stage. Para talaga na mukhang madami. Ah, ganyan nung sila kasi ano eh, ka alam nyo, hindi ho ito biro. Ah. Baka akala ninyo, ito'y aksidenteng sitwasyon. Hindi ho. Ito'y inaaral ng mga propagandista, mga PR. Inaaral ho nila paano i-angle ang camera, paano ipwepwesto sa stage, gaano kadami ang nasa stage. Kasama ho yan sa planning. O, ito pa. Tight shot pa more. O, ito. Tight shot. O, ayan. Tight shot na tight shot. Sabi siguro ni siya, nagtetext siya, huy, asan na yung hatak mo? Asan na yung hakot mo? Bakit di dumating? Ang unti natin. O, di ba? O, di ba? O. Sabi naman ito isa. Hindi ko lang sasabihin kung sino yung nagsabi, ha? Sabi nun siya, huy, asan na yung mga binayaran natin dyan? Asan na? Bakit parang di dumating? Ha? Sandali, ito na nga, tinitext ko na. Gumagawa lang ako ng kwento, ha? Hindi ho yun ang sinasabi nila. Hindi ba, malay mo, ganun nga. Asan na, bakit ang unti natin dito? Bakit ano, siksika na nga tayo di sa stage. Ang unti-unti natin dito, sabi niya. Sandali lang, tinetext ko, hindi ko nga alam saan napunta eh. O, diba? O, ito naman yung sa basilan. O, ito ha, pansin ninyo. Tight shot na naman. O, tingnan nyo. O, obserbahan nyo ha. I-close up ninyo, i-close up. Makikita nyo, ang daming space. Kita nyo? Bakit mukhang marami? Oh, ayan, kayo na hon tumingin. Oh, ilalakihan natin. Bakit mukhang marami? Ang daming space. Oh, ayan, oh, space. Space. Oh, di ba? Bakit mukhang marami? Ang dami ho kasing balloons. Oh, di ba? Ganyan nung sila kaano eh. Oh, kasi yung balloons, pag i-drone mo yan, mukhang ulo naka-pink yan eh. Yan yung mga sinasabi ng mga tansoy kasi naka-balloons kayo tapos bigla naka-balloons na rin sila. Sabi ko nga eh, mga, ano to, may birthday? Bakit may balloons dyan? Birthday ba yan? Hoy! Ay, yung mga pinkihan, sino may birthday? Bakit puro balloons yan? Magagalit yan si Baby Jade, ha? Kasi si Baby Jade, nagbabarong yan ng kulay, ay, nagbabarong. Nagbabalong yan ng pink sa cowboy pagka birthday niya. Pwede ba i-donate nyo na lang yung mga pink din yung birthday? Oh, alam mo kung sino lang yung hindi nagbabaloons-baloons? Oh, si Yorme. Nakakita ka ng baloons kay Yorme? Ah, mga ka-party list, mga banateros, pwede ba magdala kayo ng baloons? sa Friday, dala kayo ng baloons ha, tapos lagyan nyo ng smiling face. Katawa lang ba? Hindi, wag na. Muna kayo naman dalang balloons. Grabe. Hindi, kasi ako, wag na nga kayo maniwala sa akin eh. Kayo na lang tumingin. O, oh, ayan o, oh, papakita ko sa inyo ha. O, oh, ililita natin. O, oh, papakita ko sa inyo. Kita nyo yung mga space na yan. O, oh, ayan o. Oh.
Ayang space na yan. Ayan may mga... Kung siksikan yan, hindi magkaka-space yan. Bakit lang nagmumukhang marami? Kasi nga ho, ang dami... Yung bal... Kasi ito, di ba? Magdala ka ng balloon sa mga ganyan, event, mukha talagang madami eh. O, alam mo, sa totoo lang, planado ho yan ng mga PR, ng mga tao, mga propagandista. Planado ho yan. Ganyan ho sila. Sabi ko sa inyo, napakasinungaling. Tapos, eto ang problema. Sasakyan ng mainstream media yan. Sabi nga, ano yon? Ano yung sabi ni, ano ni... Yung taga-Amerika, may sinabi si taga-Amerika eh. It doesn't have to be true. It just how to look like that. Ano ba yon? Paano ba yon na Tonyo? Sa English, it doesn't have to be true. It just have to be like that. Oh. Diba? Sabi nung kanilang nagpopondo doon, ganun daw yun. Oh. Oh, ito ba? Baka naman sabihin ninyo eh... Sandali ha. Baka naman sabihin ninyo, fake news yan. Ha? Baka sabihin nyo, fake news. Si Lloyda, oo nga, si Lloyda. Oh. Okay, ito, ito. Papakita ko sa inyo ha. Panoorin nyo. Oh. Tingnan ninyo ha. Obserbahan ninyo. Panoorin nyo. Sa inyo naman galing. Ito, as much as possible, ayokong banatan itong mga kapatid natin. Pero... Ay, planado. Scripted. Ay, kayo naman po, madam. Alam pong susuportahan niya ang pagsaboro. Bakit sa tingin mo? Paano niya nasabi na tingin niya masusuportahan ni Bibi Leni? Wala pa lang sinuportahan na niya dahil sa farm nandito na. Ano yung mga projects niya na nagustuhan mo? Marami. Oh, ayun, may nabulong na. Nakita niyo? May nabulong? Ay, saba ha. Papakita ko sa inyo. Ano na yung mga nagawa? Bigla may bumulong. Sa tingin mo, paano niyo nasabi na tingin niyo masusuportahan ni Bibi Leni? Wala pa lang sinuportahan na niya dahil sa farm nandito na. Ano yung mga projects niya na nagustuhan mo? Marami. Naunang may sumagot. Hindi ko kinakausap. Mystic sa farm, maraming salamat. Oh. Ayan ha, oh, send a little support. Salamat po, madam, ha, Mystic, ha, Sapphire. Thank you po. Oh, pakinggan nyo na. Hindi, ako, ito, ha. Para lang naman, no, makita ninyo kung anong gaano yung organic, ha. Diba, eh, kayo. Nanunood kayo kay Coach Oli. Nanunood kayo sa mga ibang vlogger ni Isko. Pag sila nag-i-interview, nakikita nyo sumasagot yung mga tao kay Yorme. Diba? Organic na organic. Alam nila yung sasagot nila. Hindi mo kailangan turuan. Alam nila. They know why they are supporting Yorme. Ito. Abogada. Diba sa Mindanao, medyo parang dehado si Bibi Leni kasi si Bongbong Marcos malakas. Tapos ang mayor niya pa, si Mayor Sara. Ang running mate niya si Mayor. Ah, eto ha. Read between the lines, sabi niya. Pakinggan ninyo yung background na MC. Yung nag-host. Pakinggan nyo. Ano, may tutorial. Pakinggan ninyo ha, yung in fairness, they are pretty. Huwag nang ganon. Ayoko nang unahin na pretty sila eh. Huwag nang ganon. Alam ko pretty sila, pero huwag na natin ano kasi baka magbago yung judgment ko. Sige kayo. Pakinggan ninyo yung nasa background ha. Pakinggan ninyo, hindi sila, hindi ito nagtatanungan. Pakinggan nyo yung nasa background. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo. Bongbong Marcos malakas. Tapos ang mayor niya pa, si Mayor Sara Duterte. Ang running mate niya, si Mayor Sara Duterte. Kayo pa, bakit hindi si Bongbong Marcos ang pipiliin nyo? Magdanakaw! Sabi dito, pag ano, anong sasagot? Kaya natin ito. May nagtuturuan sa likod. O, diba? Ulitin ko. Pakinggan nyo yung nasa likod ha, yung MC, hindi itong tanungan. Wala itong kwento. Yung tanungan dito, masyadong generic, parang mother of the statement. Yung nagtatanungan sa likod. Projects niya na nagustuhan mo. Marami. Abogada. Diba sa Mindanao, medyo parang dehado si Bibi Leni kasi... Ah, diba? Merong practice.
dito ka matatawa, di ba? Bakit to? Nagagalit ito mga Pinklawan, nilabas nila yung practice na ginagawa na ni Bongbong Marcos at yung team ni Bongbong Marcos. Di ba? Nakikita nyo, nilabas nila yun eh, na may practice, di ba? Pero dito, meron din silang practice. Alam mo, ito walang biro. Kayong mga sumama sa sorte ni Yorme, meron kayong narinig na nagpa-practice. Wala! Oh, ano lang, basta pagdating ni Yorme, dying in... Totoo, walang rehearsal. Ito may rehearsal. Sabi kong sisipag nito mga ito. May rehearsal. Team Bongbong Marcos, malakas. Tapos, ang mayor niya pa, si Mayor Sara Duterte. Ang running mate niya, si Mayor Sara Duterte. Kayo pa, bakit hindi si Bongbong Marcos ang pipiliin niyo? Huwag na nakaw! Ang kalinungaling! Tingnan mo yung mga sagot nila. Wala namang problema sa sagot nila. Pero paulit-ulit yung tinatanong ng media. Bakit nga? Ano nga meron? Anong bakit ganito? Paulit-ulit lang. Sinungaling, magninakaw. Oh, pansinin nyo ha. Wala ho silang konkretong sagot. Kasi ganito eh. Wala. Sinungaling, magninakaw. Basta abogado si Robredo. Siya ang karapat dapat na presidente. Hindi ko sila nilalait ha. Mawalang galang na po ha. Pero ang sinasabi ko lang ho, dito mo makikita na sabi ko nga, yung pag-unawa nila, eh medyo... Andali, nag-iisip ako na medyo maayos na words. Yung kanilang pag-unawa, medyo... mababaw. Yun na lang. Mababaw ho, walang lalim. Ang basta alam nila, hindi, basta karapat-dapat si Leni. Ayaw namin sa magnanakaw. Ayaw namin sa sinungaling. Si Leni, abogado. O, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Actually po, tate, ayaw nga rin kay Leni, pero nag-volunteer po kami. Tapos, nakipag-coordinate kami sa office of the vice president. At doon po namin nakita na sobrang usay. Supportado po siya. Ano pala? Si sinungaling. Ano yung... O, hindi siya sinungaling. Sa susunod naman, mag-isip naman kayo ng, alam mo yun, laliman nyo naman. Nahahalata eh. Bago, nagsabi mo dati ayaw mo kay VP Leni, ano yung nagpabago sa utak mo na o kay VP Leni na ako? Hindi siyempre, di ba? Sa Kamindanao pa, sobrang yung tao, surrounded by yung supporters, Duterte supporters. Pero no, ang mismo nag-volunteer sa organization na nila. Ayoko na! Ayawan na! Ay, grabe si Mi Gigi. Alam mo, tama yung sagot mo. Ang pinunta niyang concert. Naintindihan niya yung ibig ko sabihin kung bakit medyo ampaw yung... Basta alam niyo yung sabihin na ampaw, di ba? Yung ampaw, yung... Alam mo yung ampaw, yung parang walang laman, ganun. Walang lalim. Yung mga tao nagpunta diyan, tinanong nga siya, bakit dati ayaw mo si Leni, ngayon gusto mo? Tinanong mo yung sagot, ang gulo. Di ba? Bakit to? Kasi nga ho, wala hong rason eh. Hindi organic eh. Hindi organic yung pagsuporta. Hindi humalalim. Yan ang pinagkaiba ng supporter ni Robredo at supporter ni Isko. Maraming salamat. Ayan, okay.